kapangyarihan ng pera. Literal na sa tao ang pera at sa mundong ito. Pera ang isang dahilan kung kaya't may OFW ng ating bansa. Ang sahod sa atin ay mababa, kaya kusang mga kababayan natin ang umaalis at pipiliing lumayo para maisakatuparan ang pangarap. Bilang isang OFW, mahirap ang kumita ng pera sa ibang bansa dahil taglay-taglay ang malas at swerte sa trabaho. Nakakalungkot na minsan wala pang hininga bago ang nakatakdang pag-uwi. Nang dahil sa pera, minsan na nakalimutan ng lumingon sa pinanggalingan. Mataas ang tingin sa sarili na parang kayang bilhin ang lahat sa mundo. Oo, maaaring kaya mo, pero kumusta naman ang ugali at pagtrato sa ibang mababang tao? Hindi kaya sila nahihirapan sa iyong pamamahala at pakikitungo sa kanila? Laki ng impact ng pera sa matalik na magkaibigan at mag-asawa kaya naghihiwalay. Isa lamang yan sa mga negatibong epekto ng pera sa buhay ng tao. Papel at barya lang yan, pero kaya nitong paikutin ang buhay ng tao at ang mga bansang ating kinagagalawan. Kadalasan kapag wala kang pera, di ka papansinin sa ospital. Bakit ano ba ang pinagkaiba ng buhay sa pera at ganun na lang ang pagtanggap ng ospital at iba pang ahensya ng gobyerno? Bakit minsan sa panlabas na itsura ang basihan ng mga iba? Bakit mas mahalaga ang pera kaysa buhay ng isang tao na naghihingalo? Mga empleyado ng gobyerno, minsan iba ang trato sa mahirap at mayaman. Nasaan yung sinasabing handang paglingkuran ang bayan? Masakit isipin pero tunay na nangyayari sa buhay ng ibang tao. Nasaan yung hustisya na dapat mas mahalaga ang buhay kaysa pera? Nang dahil sa kawalan ng pera, ilan pa kaya ang magbubuwis ng kanilang buhay? Ilan pa kaya ang susunod na henerasyon ang patuloy na maghihirap at makakaranas ng pang-aapi? Nakikita natin na mas may karapatan ang mayaman sa mahirap. Ano naman kaya ang mangyayari sa buhay ng mga mahihirap? Sa bansang ating sinilangan, bakit di ba pwedeng pantay-pantay ang pagtrato sa mahirap at mayaman? Bakit di tulad sa ibang bansa na pantay-pantay ang karapatan ng lahat, walang inaapi at panloloko? O sadyang nakagawian na na mas pinupuri ang may pera kaysa wala? Kung mahirap ang nagkasala o nagkamali, mahirap umusad ang kaso. Pero pag mayaman, mabilis umusad at mabilis ding makalaya, kahit mabigat ang naging kasalanan. Ngunit sa mata ng karamihan, alam nila ang tunay na katotohanan. Katotohanan na batas ng tao na hindi lahat ay nakikinabang. Ilan pa kaya ang mabubulok sa kulungan nang dahil sa batas na para lamang sa may pera? Ang ating mahal na bansa'y napakayaman ng produkto, pero bakit hirap pa din umusad ang ating ekonomiya? Ilang pinuno na ang nagdaan, pero bakit hirap pa din? Bakit iba ang nakikinabang sa ating likas na yaman? Hindi ba ito'y para sa ating Pilipino? Hindi lingid sa atin na korupsyon ang isang dahilan kung bakit hirap umangat ang ating ekonomiya, o di kaya may iba pang dahilan na pwedeng maibunyag tungkol sa mga tinatagong sikreto. Bakit pag panahon ng eleksyon, bilyon ang lumulutang na pera? Pero bakit pag trahedya ang dumating, isang lata ng sardinas at noodles lang ang malimit na binibigay? Nasaan yung pagmamahal sa bayan at pagmamalasakit sa kapwa? Ang pera ay hindi lahat ay kayang bilhin tulad ng walang hanggang pagmamahal at kaligtasan natin sa Panginoon. Ang kapangyarihan ng pera ay may magandang resulta kung ating gamitin ito sa tamang pamamaraan. Sa kawalan naman ng pera ay laking problema at pwedeng malala sa resulta, tulad ng pagbebenta ng droga na siyang dahilan kung bakit tumarami ang namamatay at nabibiktima,
at pagbenta ng laman ng mga batang inosente. Kawawa ang mga taong naging biktima ng mga ganitong pangyayari sa mundo. Ang realidad ng mundong ito'y magulo na. Kailan kaya magkaroon ng kapayapaan at katahimikan? Naway tayo ay makontento sa meron tayo at gamitin ng tama ang pera para mapanatili ang kapayapaan sa loob at labas ng ating pamilya. Atin lang alalahanin na hindi pinupulot ang pera pagkos ito ay pinagtatrabahuan ng tapat at marangal. Composed by Europe Destiny.